Hi, this is Teacher Des with my partner Joe Lups, and we're here for another lesson in math. So for the past lessons nako nagtalk ko about adding of similar fractions, addition sa similar fractions, and then subtraction of similar fractions. This time ang akong i-explain is kanang addition of dissimilar fractions. Okay, so dissimilar fraction sa ta children. Now, when you say dissimilar fractions, muni ang mga fractions kids nga dili pareha og denominator. So, for example, muyun ko din hi og 1/3 plus 2/5. Okay? So, kung inyong tanawon children, lahi na siya og mga denominators. Meaning to say, kay lahi man siya og denominators, iba-iba yung denominator niya. Tatawagin natin itong dissimilar fractions. Okay? So, dissimilar fractions, yung mga fractions na iba-iba ang mga denominators or lahi-lahi yung denominators. So, karon unsaon na to siya pag-add? Will it be the same? Pariho lang ba tong niagi nga ikopyahon na to daritso? No ang answer, anak children. Kinahanglan nga pangitaon na nato karon ang gitawag nato og LCD. Okay? LCD means least common denominator. So pangitaon nato ang least pinakagamay nga common denominator sa 3 and sa 5. Now unsaon man nato karon pagpangita? The same sa atong gibuhat atong niagi, when we look for the least common multiples of a number, pangitaon sa nato tong pinakagamay nga pareho sila, while in a way nga magamit ta sa listing methods. So isulat sana ang 3 and then ang 5, and then isulat dayon ang mga multiples sa 3 og 5. So you have 3, 6, 9, 12, 15, so on and so forth, diba? Muna ang mga multiples sa 3. Ang multiples po sa 5, you have 5, 10, 15, 20. Karon, kung atong tanawon children, naa na may number nga pareho sila, diba? Ang 3 pareho sila na ay 15 sad sa 5. Okay? Mauna ang mga LCD niya or least common denominator sa 3 and 5. So, atong isulat na dire. Ah, sige be, wait. O sa ni, inganiun ako pag-plaster para di mo maglibog. Ilagan nito 1/5 to 1/5. Addition ni children ha, para di mo maglibog. Ngayon ako pag-plaster. Okay? So, ang least common denominator niya or ang LCD niya is 15. Okay? And then, ang next na tong buhaton dayon is this one. Ato siyang i-divide. Nanay cycle nga gamiton. So, 15 divided by, ang 15 i-divide nato sa 3. Okay? So, 15 divided by 3, pila ang answer? So, 15 divided by 3, ang answer niya is 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, pagkahumanda yun, ana, 15 divided by 3 is 5 times, I hope inyo ning ma-follow kids para di mo maglibog. So ana na ha, 15 padulong dara sa 3, 15 divided by 5, 15 divided by 3 times 1. Okay?
15 divided by 3, ang answer kay 5. Times 1, you have 5. 15 divided by 3, 5. 5 times 1, 5. Dire na pugka. 15 divided by 5, ang answer is 3. I-times na sa dayo na to siya. Times 1, ang answer niya is 3. And then you add. Kay pareho naman ni sila nga mga similar fractions. Kay similar naman siya, kato kong gitudlo sa inyo, automatic na dayon mo, kopyahon ra na ang 15. And then 5 plus 3 is 8. So 8 over 15. Ang pangutana na dayon, pwede ba nato siya nga ma-simplify? Ang answer is no. Nganong no man, kay wala man kay number nga pwede ma-divide sa 8 nga pwede nato magamit to divide 15. So kanang 8 over 15 mo na siya inyuhang answer. Teacher, giyon sa pagkuha ang 8, nara o. Oh. Giyon sa pagkuha ang 8, nara. 5 plus 3. 5 plus 3 mo nang 8. Kanang 15, asa nagikuha? Gikopyara nato ning denominator din hikay. Pareho naman sila. Similar naman. So, ato nang gikopya. So, 5 plus 3, 8. Kanang 15, isulat lang na siya. Okay, kids? So, tanaw ninyo ang process, ha? Gikuha na to una. Kinipa man to, gikuha na to una ang yang LCD. Giunsa na to pagkuha ang LCD, pareha sa pagkuha na to sa LCM. Ilista sa ang mga multiples niya. Multiples sa 3 o multiples sa 5. Unsa tong pinakagamay nga pareho sila, kana, kay pareho man sila 15, gamay, nga pareho sila, kana na siya ang inyuhang gamiton nga LCD. So, mutong 15 ang atong gisulat dara. So, from here na dayon, 15 divided by 3, kung pilang answer, i-times sa 1, muna siya, 5. Dini na po, 15 divided by 5, 3 ang answer, times 1, 3. And then you add 5 plus 3, 8. Copy ang 15, 15. And then, dili naman nato siya mapagamay pa. Di pa na nato na siya masimplify. It's because wala na kay number nga pwede ma-divide sa 8 o pwede sad sa 15. So, mo na na siya inyuhang answer. Okay? So, let's give you another example. Para inyo yung masabtan o maayo. So, kinisya children ha. Addition of dissimilar fraction. Dissimilar gani nga fraction children. Muto ang mga fractions nga lahi-lahi o mga number sa ilahang denominator. So, I'll give you another example. Three, six, plus two, fourth. Sige. Three, six, plus two, fourth. Question, pareho ba sila o mga denominators? The answer is no. Munang gitawag siya o dissimilar fractions. Kay dissimilar fractions man siya, ang una yun natong buhaton is pangitao na to ang iyahang LCD. So, LCD ang ato ang pangitaon. So, unsaon ganito, maglista, listing method ta. 6 and 4. So, unsa ang mga multiples sa 6? You have 6, 12, 18, 24. Ba? 6, 12, 18, 24. Dinita sa 4, you have 4, 8, 4, 8, 12, 16. Okay. Tanawa sa dayon. Ayon sa pagtiwas. Tanawa sa, nanabay number nga pareho sila? Nawala. Okay, naa. You have 12. So, ayaw nag-continue. Kung ato ni i-continue, napa man ni 20, napod siya 24. So,
pareho gyapon sila 24, pero ang atong gipangita kay ang LCD man or ang list. So katong pinakagamay nga pareho sila. So ayaw nag aya nakamutiwas dara kung pananglitan og wala jud kay makit-an nga pareho sila. So pag tanaw nimo nga oops, pareho na sila 12. Ayaw nagtiwasa. So kana nang 12. Muna na siya ang atong LCD sa 6 and 4. Okay? So, dirita. So, to answer, 12. To isulat diri ang 12 para mauna na ang ilahang kanang, mauna din na siya ang ilahang denominator. So, sa ganito yung buhato na to una, you divide. 12 divided by 6. Divide by 6. Ready mo mag mawala. 12 divided by 6 is 2. Times 3. Ano na sad? 12 divided by 6 is 2. 2 times 3 is 6. Sakto? This one. 12 divided by 4 is 3. 3 times 2 is 6. So, 12 divided by 4 is 3. 3 times 2 is 6. Dana na ta mag-add. Okay? Dana na siya ha. Kayo kalimot. So, balika, tanawa og maayo ha. 12 divided by 6. Ang answer kay 2. I-times na nato sa 3. 2 times 3 is 6. Para di mo maglibog. Then, dinhi na po. 12 divided by 4 is 3. Ba? Then, 3 times 2 is 6. So, muna ang answer dara. And then, you add. 6 plus 6 is 12. Kana na ha, kini 6 plus 6. Kana da yung 12, ayaw na i-add. Basig mag-add po mo 24, ayaw na. Just copy it down. And then, muna din akong giingon ka ganina, ay ganina sa akong mga other videos. Once gani, pariho ang number sa taas, sa numerator o sa denominator, automatically, ang yaha, ang answer na is 1. Automatic yun na. 12 over 12. Munang gitawag og equal fractions or equivalent mga fractions nga pareho ra. 12 over 12 is equals to 1. Okay? So, that's it, kids. Napa ba? Sige, mag-example pa ko. Last na lang. Nga example, ha? Para inyo dyong makuha og maayo. This is addition of dissimilar fractions. Ha? Okay. So, I will give you what kind of number. Sige. 4 over 6. And then 5 over 8. Ano na lang. Okay. Addition ni ha, children. Okay, so tanawo na to ang iyahang mga denominator. Is it the same? Pareho ba ang 6 o 8? Ang answer is no. Dili sila pareho kay dissimilar fractions man. And then, basta dissimilar fraction, pangitao na to ang iyahang LCD. So, copy 6 and 8. Sulat dara. 6 and 8. And then look for the LCD. So, unto na to para makita na to ang mga LCD niya. Atong i-maglista sa ilahang multiples. So, you have 6, 12, 18, 24, 30. So, stop sa tadara. Try na to ning 8. You have 8, 16, 24, 32,
40. Okay, question. Naana ba yung number nga pareho silang duha? Yes, naana. Ang number nga 24. So, kanang 24, muna atong gamiton nga denominator. Okay? And then, proceed na ta sa katong akong gitudlo sa inyo nga pamagi. 24 i-divide sa 6. 24 divided by 6. The answer is what? 24 divided by 6 is 4. And then, 4 na to siya. I-times din na to sa 4. Ang answer kay 16. Okay? 4 times 4 is 16. Kasi malibog mo, asa nagikuha ang 16? 24 divided by 6 is 4. Muna, i-times dayon na to. 4 times 4 is 16. So, din na sad ta. 24 divided by 8. And the answer is 3. 24 divided by 8 is 3. Times 5. 3 times 5, 15. Ba? So, ato na dayon siyang i-add. Mag-add na ta. Okay? Kaya addition man. So, 16 plus 15. Ilang answer? You have 31. Over, kanang 24. Unsay buhaton sa 24? Kopyahon. La teacher, dobi kay improper fraction man na teacher, kay dako man ang number kaysa sa number sa taas kaysa sa ubos. So ato siyang i-simplify. So unsaon na to pag simplify? Atong i-divide ang 31 divided by 24. So 31 divided by 24, ang answer is 1. So you have 24. Minus na dayon ka. So, 31. 1. 11. Okay. 11 minus 4 is 7. So, 7. Kanang 1. Muna siya inyuhang whole number dire. Okay. Whole number na. Tanawa ha. Kining 1. Muna ang whole number din sa ubos. And then, kanang 7, mauna din na ang inyuhang numerator. 7. Kana, mo inyong denominator. Okay? Kids, ba ninyo, kids? Sige, maglibog mo. Ang kanang 1, nga whole number, gika na siya din he. Quotient, muna ang answer. Munang 1. Ang kanada yung answer sa ubos, 7, that will be your numerator. Kanang 24, muragya po nang inyuhang denominator. So, 31 over 24 or 1 and 7 over 24. So, this is your answer out from this. So, that's all, kids. I hope nga inyong nasabtan ang akong explanation. Balik-balika lang if ever nga wala kayo ninyo na gets. So, that's all. Do not forget to subscribe, share, and then like, and then push the notification bell for more videos to come. God bless you, kids!